the morning. Ayaw niya mang ayaw niya ng masinsina ng ano ng ayaw niya ng malumanay na usap ano gusto niya is ano ganyan yan ako ganyan yan ayaw niya ng usap na maganda. Oo. Gusto niya siya ang maano. Siya ang Rena. Hindi, parehong-pareho talaga sila ng may-ari, alam mo yun? Parehong-pareho. Yung ganyan ang sinasabi. Sabi ko pa, alam mo yung mga taong yan, wala silang integrity. Baligtaring. Oo. Pagkausap. Duplikara. Kanino? Kay Lisa sa Independence Day. Ano, may entry kami doon ni magkano ang staff? Binibigay lang ng libre? Wala, libre. Hindi ka lang doon. Yung voyage. Alam mo, may ano sila na pa-September ate? 175 lang ang kuhan. Saan? Dito lang sa France. Maganda rin. Parang may iba naman ng ano, scenery. Kay Ate Lorna. September, may pa-voyage sila. Sa ano, Facebook. Kita ko sa Facebook. Ayun, July 30, entry tat. Ayaw mo doon. Magkano? 45. Hindi, balikan lang yun. Anong entry tat? Sa entry tat, Normandy. Ah. Yung bang parang may ano. Gusto mong magmaligo sa dagat or mamasyal sa buong. Mamasyal lang. Ano? Ano na ito, Ate Ro de la Pompa? O hindi na? Ano ito, ah? Kung kari na ako. Sana inisip niya lang na, oh, kapitbahay ko, kapilipino ko naman, di ba? At saka minsan, isang beses naman, naging mabait naman sila sa akin, di ba? Kaya pag kahit na walang tumulong sa akin, andyan sila, hindi nag-hesitate. Yun na lang isipin niya. Pag yan ay nagkasakit, walang tumulong. Yun na lang sana isipin niya na ba, ganun, di ba? Sabi niya, okay, no problem. Sabi niya, let's share. Kung sinabi naman ang may-ari, di ba? O kung si Lorna nga naglalagay dyan, eh bakit kami hindi pwede? Kaya, tapos sabi pa ng lolo mo, yung bawat bag, may sulat daw. So, ibig sabihin, yung may Marlene sa kanya. Tapos, pati ikaw, hindi ka na niya pinansin. Buti nga sa'yo, hindi ka na pinansin. Hindi na ako pinansin na yan. Pag alam ko sa kanya, hindi na mas importante sa buhay ko. Tawan-tawan nung isang gabi nga, kasalubo ko si Lorna, na akit sa hagdaan. Sana ako ibaba magkukod. Hindi ko pinabayaan kung tumabi muna ako, binaya ko siyang magkukod. Alam mo, mungot sa akin. Pag alam ko sa inyo, huwag na na ako. Anong sa, ano, ano? Kasunod pala si Indiana Jones. Ang ginawa, hindi hinawakan yung pinto na si Indiana, sabi ni Indiana. Kamukay ko, alam mo ako yung nandito sa likod di, hindi mo hinawakan ang pinto, naipit ako tuloy. Na, dire-diretso si, ano, si Lorna. Allergy sa akin. Allergy sa'yo? Naglaban na kami nun eh. Tsaka nung makita yun ng kuya mo doon sa may CR, sabi nyo, nag-ano ka dyan? Wari ko yun nga ang nag-ano ng pintuan namin. Alam mo, napapansin ko, madalas may suklob sa ulo. Oo. Diba? Kasi ano, kalbo? Unang tatago? Hindi. Minsan palit-palit ang buhok nun kasi nandudukot nga yun sa mitro. Minsan nga, nahuhuli.
niya siguro alam na nasa likod ako. Yung sa tawiran sa Victor Hugo, mm-mm, ay yung babae, bag niya nakagayon, nakabukas. Ginagayon yung ano, yung kwan. Hindi niya alam na nasa likuran niya ako. Sana sinabi mo, huy! Hindi, pinaano ko eh. Kumbaga, tinitingnan ko kung anong gagawin mo. Bago ko, ano, kaso biglang paglikod niya, nakita ikaw niya ako. Nilampasan na niya yung babae. Nagtataka nga ako. Kita mo na alis na yung sa pharmacy. Oh, kasi wala kasi na. Kasi nagtatrabaho yun doon. Ay, nasa anong ginagawa nila pang lilin lang. Pagka ganyan, papahamak na yung amo niya. Sandali ate ng tao. Oh, wala na. Halika na ako. Alam mo, hindi ko maintindihan mga taong ganyan, di ba? Hindi naman sila ang may-ari. Ba't pilit na pinag ini-insist dahil nagtatrabaho sila? Eh, nagtatrabaho ka naman nga, hindi ka naman ang may-ari. Hindi naman kukunin lahat ang sa iyo. Walang kinukuha sa iyo, di ba? Andiyan na ba? Hindi, kakaliwa pa tayo. Ah. Baka andiyan sila Indiana. Ay, oo, nandun yung Indiana. Ayun. Bata ay ni Lorna eh. Ah. Tagapag minadya tayo ni Lorna dun sa opisina. Aba, magkaano sila. Kasi nung nasa Filipino store kami ate, oh, sabi niya, edi gawin mo ang gusto mo. Sabi ko, okay, fine. Di ba yung tuon tayo? Oh. Kaya mula nung nag-leave, ewan ko kung narinig niya yung mga voice message ko. Kanina? Kay ate Marlene, kasi hindi siya sumagot nung... Tapos pagka nung sarado na ang cab, saka siya tumawag uli, hindi ko na nasagot. Kaya hindi na ako nag-text. Eh sabi ko sa lolo ko, I'm done with her. Bakit na ano, ay no, isang araw kasakay ko si Lorna nung hindi pa nasasara yung cab. May dala-dala. Dala-dala siya sa maleta. Niyatid pa ni Marlene sa bus 84. Oo. Hindi sa kanya mo. Tapos nung kinabukasan. Pupunta na. Sa ano? Kukuha na naman uli. Hindi, nandun na. Inihatid uli ni Marlene. Pero wala nang dala. Sarado na yung cab, diba? Oo. Kaya doon siya tumawag kay Madam Salar siguro. Mm-hmm. Kaya sabi ni Madam, bigyan mo siya ng susi. Sabi, no way, in my condition. Sabi mo, sabi niya, no way, kasi noon hinihinga ko siya ng susi, ayaw niya magbigay. Ngayon naman, oh, naman, di ba? Saka sabihin mo, bakit ikaw ang pupuha? Sabihin mo, si Marlene ang pumunta sa akin, bubuksan ko yung pintuan. Ito, oh. Kaya nga hindi ako nakapigil. Hindi ko nanakawin ang basura mo. Parang yung ating yung lag yung inaano mo si Rian na sabi mo ay ako siya. Thank you.
Tout court comme ça. C'est bon? Regardez par terre.